Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Trich Official. Ngayon kasama ko ang aking nanay na si Nanay Hermie na makakasama natin upang paliwanag ang kanyang iba't ibang uri ng halaman at sa kung paano niya ito buhayin at alagaan. Ako, sasabihin ko ang mga benepisyo nito. Tara, samahan niyo kami. Let's go! Ang una po natin pag-uusapan, ito pong aking pink lipstick Aglaonema. Ang pink lipstick Aglaonema po ay napakagandang halaman. Ito po ay namubuhay lang na itinutusok mo ng maayos para mabuhay siya. Ang pink lipstick po, hindi po ito kailangang laging dinidiligan. Ito po ay kailangang dalawang beses lang sa isang linggo. Ito po ay indoor and outdoor. Ito po ay napakaganda sa indoor kasi po ayaw po niya na masyado masinag ang araw. Bukod doon, hindi ito kailangan laging basa kasi nabubulok yung kanyang ugat. Pag laging basa at nabulok yung ugat, ito yung mamatay ng halaman. Ang mga benepisyo na pwedeng itulong ng pink lipstick Aglaonema, isa na dito ang pagtatanggal ng mga toxic gases tulad ng mga bensin at kung ano-ano pa. Bukod doon, pwede itong ilagay sa kwarto na ginagamit para magpaganda ng kwarto. At ang isa pa ay ang pag-produce nito ng mga oxygen na kailangan ng tao. Ngayon, nandito na yung pink lipstick na Aglaonema na malaki na. Ang susunod po natin pag-uusapan, ito pong aking rubber plant. Ito pong rubber plant, kung paano ko po siya inaalagaan, ito po aking tinutusok lang, tapos po titignan ko kung dry na yung kanyang lupa. Pag dry na po yung lupa niya, saka ko lang po siya dinidiligan. Kung gusto niyo pong magparami nito, mag-cut lang po kayo ng dahon, baba niyo po na isang buwan, kakaroon na po ito ng ugat sa inyo po itatanim. At lagi pong, huwag niyo po siyang laging basa kasi po pagbasa siya, ikaw mamatay po ito ng halaman na ito. At tinawag tong rubber plant dahil ito ay galing sa rubber tree na kung saan ang katawan ng rubber tree ay sinusugatan at nagpo-produce ito ng dakta na ginagawang goma. Napakaraming benepisyo ng halaman na ito. Tulad na lamang ng pantapal sa tiyan kapag may constipation, ganun din sa mga muscle pain, at pwede rin to sa mga pantapal sa mga sugat upang mas mabilis mapagaling. Yun. At tulad ng mga ibang halaman, sinasabi din itong lucky plant. Dahil sa mga pwedeng ibibigay nitong mga swerte sa inyong mga tahanan. Ang huli natin pag-uusapan ay ang aking golden Pothos plant. Itong halaman na to, isa sa pinakamadaling itanim na halaman. Tinatanim lang ito, tutusok, tapos pwede mo siya araw-araming diligin kasi nangangailangan siya ng tubig araw-araw. Kasi nga, may kasabihan nga tayo nung araw eh. Nung matatanda eh, binababad lang nila ito sa tubig eh, nabubuhay na. At para po mapadami natin sila o gusto niyo mapadami sila, ito lang po gagawin natin. Magkakat po tayo dito. Cut lang tayo. Ito po, yan. Di po ba may cut na tayo? Ngayon po, ganito po yung pagtatanim niya. Itutusok po natin itong golden photos. Tutusok po natin ganito. Tapos po, dinan po natin yung lupa niya. Diligan po natin na konti. At pag nadiligan na po, ayan lang po natin. Kasi po nangangailangan po ito talaga ng maraming tubig. Ang benepisyo ng halaman na to na golden photos plant, isa na dito yung pagpapatanggal o pagbabawas ng mga masasamang gases tulad ng mga bensin o carbon monoxide na pwedeng makasama sa ating kalusugan.
Bukod doon, nakakapagaan to ng mga eye irritation o yung mga sakit sa mata. At ang higit sa lahat, nakakapagtanggal to at nakapagbabawas ng mga masasamang amoy tulad ng mga malalansa at kung ano-ano pa. Bukod doon, inilalagay nga pala to sa indoor and outdoor. Pero minsan nilalagay nila sa indoor kasi may kasabihan to na lucky plant o pinaniniwalaan ng lahat na lucky plant na nakaka-attract ng mga swerte, lalong-lalo na sa financial, kaya mas tinawag siyang money plant. Sa ngayon po, ito lang po muna mapapakita namin halaman. Sa susunod po, mas marami po kami papakita at papaliwanag sa inyo. Salamat po! Yun, ngayon tapos na ang ating video. Sana may natutunan at nagustuhan nyo ang aming video. At kung may nagustuhan kayo at natutunan nyo at kung meron pa kayong gustong sabihin, sabihin nyo lang sa comment section. At don't forget to like and subscribe our YouTube channel, Tridge Official. And I see you in our next video. Bye!